Hello mga kabungiskis, welcome back again to another vlog. Ito po si Busilax Diary, ang inyong kabungiskis. Hatid ang mukha ng balita. And dito po tayo, the new Vital Slaughterhouse mga kabungiskis. Mag-i-interview po tayo regarding nga rin po dito. And if you wanna know today's vlog, just keep on watching. Nick Santos Jr., OIC ng Veterinary Inspection Board. Pinagtiwalaan po tayo ni Mayor na tayo ang mangulo dito sa opisina na ito. Sir, Vital Slaughterhouse po, kailan po nag-start ang Vital Slaughterhouse? Actually, itong Vitas, 3 years na to nung sinimula na gawin. Nakita ni Mayor na nadidelay, actually, hindi kasama sa project ito nung nakarang giniba yung opisina namin, na nung nagpunta dito si Mayor, nakita ni Mayor na wala na yung katayan, wala yung opisina namin, naawa sa amin. Ngayon tinanong kami kung ano nga problema namin. Sinabi namin na walang planong magtayo ng katayan yung nakarang namumuno. Ayun. So, Doc, ano pa balabale? Dinatnan niya nang wala ng slaughterhouse. Wala ng slaughterhouse. Ayun. Nakita niya ngayon na yung pangangailangan ng Manileño. Kaya sinabi niya sa amin na magtatayo siya ng bagong slaughterhouse. Eh, Doc, saan po ba yung, kung wala ng slaughterhouse, saan po kinakatay yung mga galing dito sa Manila? Saan nga slaughterhouse po? Merong katay sa iba't ibang lugar, kamukha ng Caloocan. Pero meron tayong temporary slaughterhouse dito na ang kinakatay natin ay baka at kalabaw lang. Okay. Ang bagong isa atin ay hindi na dito kinakatay dahil wala na tayong lugar, maliit na yung espasyo natin. Okay. And ako, mabalik po tayo sa kanina po. Vitas Slaughterhouse, ibig sabihin wala rin pong opisina, wala rin pong mga kahit na ano po, katulad na ngayon po. Dati ang opisina namin nung inagutan kami ni Mayor eh, yung dating canteen, nakikipisina kami sa health center. Mm-hmm. Ngayon, binigyan niya kami ng opisina na maganda at mga bago pang aircon, container van. Apo. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng opisina na maganda, pero temporary lang to, na makakagalaw kayo at makakapagservisyo kayo ng epesyente para sa Manila. Mm-hmm. Kailan po ba nag-start tong slaughterhouse? Matagal na to. Actually, 1957 pa ito. Hindi pa ako pinamalang. Manila City Pound pa lang to, pero kasama dun sa mandato namin yung pag-inspeksyon sa mga karne. Natayo yung katayan natin, 1965. So, Doc, tanong ko lang po, di ba po, lumabas yung mga sakit katulad nung FMD, yung foot and mouth disease. Paano po yun, paano nyo pong kumbaga, di ba po, bawal katayin yung mga ganong baboy? Paano nyo pong nakikita yung ganong, dumadaan po ba sa mga laboratory yung mga baboy na yon? Actually, makikita mo kagad yung baboy pag may FMD, may mga sugat siya sa paa, sa bunganga. Mm-hmm. Sa slaughterhouse, bawal katayin yun. Merong mga kababayan tayo na mahilig magpalusot, hilig nilang pinalulusot na katayin yun. Mm-hmm. Yun naman ang inuhuli namin dito. Okay. Eh, Doc, ano po ba yung epekto nung ganon sa katawan ng tao? Actually, yung foot and mouth, walang epekto kasi hindi naman siya zoonotic. Ibig sabihin, hindi naman siya nakakahawa sa tao. Okay. Alam, ang problema nun, nakakadiri lang kainin. Mm-hmm. Kasi foot and mouth disease, may makikita mo yung mga sugat, may mga patch-patch. Siyempre, ikaw, pag hindi mo alam, kakainin mo. Pero pag nakita ng mga inspector, mga nakakaalam na tao, hindi kakainin. Kung baga parang may galis po. Kamukha ng African swine fever. Opo. Hindi rin zoonotic yun. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi rin nakakahawa sa tao. Pero papatayin nun ang industriya ng baboy sa atin. Opo. Doc, isa rin po ba kayo sa mga pumupunta sa mga palengke para mag-check din po ng mga baboy din po? Actually, ako ang head ng Special Enforcement Squad ng Veterinary Inspection Board. Kami yung umuhuli ng mga illegal na karne, kamukha ng mga Chinese product, ng mga ban. Marami kaming nahuli. Sir, Doc, sa mga wala pong
kaalaman regarding sa foot and mouth disease, bibili po sila ng baboy. Ano po ba ang itsura ng ano, baboy na may... Makikita mo yung paa nila, may mga vesicle, yung mga putok, putok sa ano, sa bunganga, sa paa, sa kuko, maraming mga red spot na ano. Pero Doc, yun po ba, halimbawa, nanguulit din po ba kayo nung mga backyard na kinakatay? Kasi po merong ganun eh. Bawal katay ng baboy sa mga kanya-kanyang bahay. Mm-hmm. Kaya nga itinayo yung slaughterhouse para katayin dito sa slaughterhouse. Kaya bawal sila, hindi dumaan sa inspeksyon. Mm-hmm. Ibig sabihin mga taga-ibang lungsod din po, kailangan mag-ano rin po sa mga slaughterhouse. Kasama sa tungkulin nila yon na hulihin din yung mga, ang tawag namin doon, illegal slaughter animals. Mm-hmm. Eh Dok, paano naman po yung halimbawa, kasi meron akong nakita minsan sa grocery na mayroong mga patsipatsing puti, apula, na parang mga blood clot dun sa mismong laman. Yun po ba ay masama sa katawan ng tao o hindi? Actually yun, pag nasa supermarket na, dumaan sa inspection na yun, safe na yun. Safe ng kainin, kasi hindi sila makakapasok sa supermarket na wala silang permit at hindi na inspection. Mahigpit ang... Inimayos kami, may kami sa mga ganun. Kaya ang supermarket kasama sa ini-inspeksyon namin, mga restaurant na gumagamit ng karne, kasama sa ini-inspeksyon namin, mga hotel, malawak yung mandato sa amin, opisina para mag-inspeksyon. Ano po ba kaparosahan kapag nagtitinda po ng mga ganyan po mga baboy na walang, ano, hindi po na-inspect, basta-basta na lang po nagtitinda? Actually, may pagkakakulong yan, no? Lalo na yung hot meat. No? Pwede kang makulong, kumpiskay namin yung karne mo. Pag nakita naman namin na tinitingnan din namin yung kaya ng tao na pag nagwa-warning kasi kami, kinukuha lang namin yung karne. Pero pag paulit-ulit na talagang pinapakulong namin, marami na kaming na-demanda na pakulong. Kinasuhan din namin ang inspection. Okay. Dok, yung pong sinasabi niyong mga imported na meat, paano po yun? Saan nyo ba dapat hulihin yun? Doon mismo sa port o sa palengke na? Sa port kasi wala kaming access. May mga inspector doon ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Paglabas nila, pagpasok sa Maynila, pag nakita ng mga tao namin na wala silang permit, pag Chinese product, on this spot, uhulihin namin sila. So Doc, nagpupunta po kayo dito kasi katulad dito sa Divisoria, may nakikita kaming mga nakabox na mga ano eh, na mga meat, ganyan na frozen talaga siya. Uh-huh. So yun po ba yung mga ano, yun po ba yung mga galing ng China? Hindi. Hindi namin papayagang itinda yung mga galing China sapagkat bawal yun. Mm-hmm. Galing sa infected country, source sila ng African swine fever. Opo. Yung mga nagtitinda sa Divisoria may mga permit na yun. Opo. May mga inspector kami naka-assign kada palengke na naglilibot. Kasama na enforcement squad ng Maynila na gabi-gabi umiikot, araw. Wala kaming oras na ikot sa palengke para masurpresa namin yung mga nag-illegal na vendor. Oo, vendor. Opo. Pero ngayon naman sa Maynila, naging experience namin dahil may pit kami, wala nang nag-i-illegal eh. Hindi yung minsan na lang, nakaka-encounter kami na walang permit, nakakalimutan. Opo. Ina-warningan namin yun na lagi silang magdadala ng permit kasi yun ang katunayan na malinis yung karne. Dumaan sa tamang inspeksyon ng NMIS tsaka ng opisina namin. Eh Dok, saan po kung ganun, saan pong bansa galing yung mga frozen, yung mga imported meats na ngayon? Saan po nang galing yun? Iba-iba sila. Usually, America, Denmark, Germany. Mm-hmm. Yung mga so, may clearance sa bahay, pwede silang pumasok dito. And Dok, ano po ang tulong na ginawa ni Yorme dito sa slaughterhouse? Any message po kay Mayor Scomore? Nagpapasalamat kami kay Mayor Scomore, no? At yung talagang binigay niya sa amin ay malaking tulong para sa Manileño. Katulong niya dito si gaming Mayor Hanila Kunakangan na pinasasalamatan din namin. Kaya kanina nandun kami, no? Lahat ng empleyado nagpasalamat kay Mayor tsaka kay
incoming mayor nila po na. Okay. Biro mo yung binigay sa amin eh. Magandang katayan, automatic. Malinis na karne, makakapag-produce pa ng kita para sa Manila. Opo. Ano po nga mga hayop ang balikakatayin dyan? Baboy, kalabaw, baka, kambing, manok. Ayun. So yung pong manok pagka kinatay dyan, may i-dress na rin siya? Oo. Ah, di maganda, no? Malinis na lang. Opo, malinis lahat. May PDP kami dyan, yung poultry dressing plant rin natawag, sa likod. Alam, ongoing din yung paggawa. So yun, magiging medyo mahigpit po talaga yung inspection ninyo kahit dito mismo. Talagang mahigpit. Opo. Dok, yun pong dito po ba, pagdating dito, meron po ba kayong facilities na kumbaga yung makikita yung kung may sakit yung hayop na kakatayin? Doon pa lang sa pagpasok pa lang ng hayop, makikita na ng mga inspector namin. May livestock inspector kami, nag-check ng hayop pagpasok. Opo. Kung ito ay may mga sakit. Pag may sakit, hindi namin pakakatay. Ano po gagawin doon kung halimbawa may sakit? Usually, ginagamot. Ina-isolate namin. Ayun. So, hindi po kinakatay or susunugin yung hayop? Gagamotin siya talaga? Pag contagious siya, ibig sabihin yung nakakahawa o ano yung sakit, outright yun. Ayun. Susunugin o ibabaw na. Yun po yung ano, yun po yung FMD. Ay, opa, tama. Yung FMD naman, automatic din na makukondem siya. Kaya lang, ibabaon lang yun. Hindi na siya susunugin. So, Doc, may bayad po ba pag magpapacheck po? Nang? Mga baboy. Wala. Kasama na yun sa babayaran mo sa inspection fee. Ayun. Eh, Dok, paano po yung veterinary dito? Dahil meron pong mapara sa mga hayop, di ba? Mga aso at saka pusa? Oo. Nakakatuwa rin yung clinic namin na napakaliit. Na ang dami na pagsiservisyon. Pagmula District 1 hanggang District 6, nagpupunta rito. Ginagamot ng mga veterinary natin ng libre. Opo. Pag wala kaming gamot, pinabibili sila. Ngayon, ang plano ngayon ni incoming mayor, ay isama na rin yung 5-in-1 na tinatawag na ililibre rin sa mga magbabayarin lang sila, minimal ang bayad. Hindi ka mukha doon sa private. Opo. Kasi napakamahal talaga ng ano eh. Tsaka, ng sa private. Oo. Ang plano ni incoming mayor, tatayo tayo dito ng modern na hospital ng hayop. Wow! Ang swerte talaga ng mga taga-Maynila, nandiyan si Yomisco at si Mayor Hanlac muna. Kaya talagang sabi nga, ipagpapatuloy talaga ni Vice San. Libre yun, ha? Opo. Libre. Oo, pati operasyon. Ayun, di, ang ganda. Ang sarap. Marami talaga matutuwa. Kailangan pong mga kailangan pagka, limbawa magpa-check up pa ng aso, ano pong mga kailangan dyan sa Maynila? Residente ka ng Maynila, yun lang. Pero pag ano po, hindi taga-Maynila? Ay, taga Maynila lang po ang dapat. Pwede siguro pag emergency cases, gagamutin din. Bawal naman yung pag emergency, di ba? Oo. Pero priority taga Maynila. Wow, swerte talaga mga taga Maynila. Nandiyan sila yung dapat talaga mayor, lang ako nagpapalaso. Mayor Harry na po. Ano pa? Yun lang po, sir. Dok pala. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapaunlak nyo sa amin dito sa pag-interview namin sa inyo. At least malalaman namin nakaka-inform. Oo, may inform. Inform din namin kayo na hindi lang kami nanghuhuli. Nagpapa-adapt din kami ng aso. Yung mga gusto mag-adapt, kaya lang may fit kami sa adoption. Inahanapan namin sila na kung may capability sila na mag-adapt. Ibig sabihin, yung alagaan yung aso, kaya nilang pakainin, bigyan ng bakuna. Yeah. Pero Dok, maalala ko po, ano po nga pala, ngayon po ba nag-iikot ang City Pound, yung nanguhuli pa ng aso? Actually, umiikot sila araw-araw. Oo, nanguhuli sila. Ang nagiging problema lang namin dito, kasi siyempre, araw-araw manguhuli, yung pagkukulungan ng aso dahil temporary. Opo. Sility pa lang tayo ngayon. Pag nagawa yung opisina namin, project din ni Mayor Hanny Lacuna. Tatayuan kami ng opisina at saka bagong city pa. Salamat. Ang dami talagang pa-proyekti nila Yorme at saka ni Vice Hanny. Mayor Hanny Lacuna. Mayor Hanny Lacuna. O yun.
O yan, salamat po sa inyo, Doc. Salamat sa inyo, ha. Opo, salamat po sa pagpapauna. Salamat. Salamat sa lahat ng information. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Fall in love. I don't wanna fall in love.